Abala sa pag-iimpake ang batikan doktor na si Henry. Sa hindi na kasi mabilang na pagkakataon ay bibigyan na naman siya ng parangal. Ngunit mas espesyal ang parangal na ito dahil gaganapin ito sa ibang bansa at isa ito sa pinakamataas na pagkilala sa larangan ng medisina. Malaki kasi ang naging kontribusyon niya upang masugpo ang isang uri ng sakit. Ang galing talaga ng Diyos anak at siya ang naging daan ng mga parangal mo. Binigyan kanya ng talino at kalakasan. Kaya huwag mong kalilimutang magdasal palagi, saad ng ina ng doktor. Ma, alam niyo naman kung anong posisyon ko sa tungkol sa Diyos at relihiyon. Para sa akin, hindi totoo lahat ng yan. Ang lahat ng ito hindi ko nakamit ng dahil lang sa mga panalangin. Pinagsikapan ko ang lahat ng ito. Binuhos ko lahat ng oras ko rito. Kaya huwag niyong sabihin na Diyos ang may gawa nito. Saad pa ni Henry. Anak, huwag ka magsalita ng ganyan. Lahat na nangyayari sa buhay natin ay inadya ng Panginoon. Kahit hindi ka naniniwala, ay parati ko pa rin pinagdadasal ang iyong kaligtasan. Dagdag pa na matandang ina. Handa na sana ang lahat sa pag-alis ni Henry ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng isang matinding bagyo. Ngayon pa talaga bumagyo? Kung kailan may natatakda akong alis? Naiinis na wika ng doktor. Ang sabi sa telebisyon ay kinansila na raw ang lahat ng biyahe sa paliparan, anak. Huwag ka na tumuloy. Baka hindi rin tuloy ang pagtitipo na dadaluhan mo. Wika ng ina. Hindi maaari, ma. Malaking bagay ito para sa akin. At tutuloy ang parangal ko kahit anong mangyari. Isang beses lang sa buhay ko ito. Gagawa ko ng paraan para makalis. Dagdag pa ng Ginoo. Kahit masama ang panahon ay nagbumulit pa rin si Doc Henry na umalis. Hindi nga naman niya kayang palagpasin ang pagkakataon na mabigyan siya ng isang prestiyosong parangal. Pagdating niya sa paliparan ay nagkakagulo ang lahat dahil sa mga kansiladong flight. Alam ni Henry na mag-aaksaya lang siya ng oras kung makikipagtalo pa siya. May iba pa bang daan para makarating ako sa aking pupuntahan? Tanong ni Henry. Maaari po kayong sumakay ng bus patungo sa paliparan sa norte kung saan walang bagyo. Pagkatapos po ay doon na lang kayo bumili ng tiket papunta sa bansang nais niyong puntahan. Baka kasi abuti ng 3 araw ang bagyo. Wala po tayong magagawa kung hindi ihinto ang lahat ng lipad ng eroplano rito. Saad naman ang isang empleyado. Gamit ang kanyang sasakyan ay nagmaneho na si Doc Henry patungo sa norte. Aabutin rin siya ng 12 oras na biyahe pero ayos na iyon dahil aabot naman siya sa dadaluhan niyang parangal. Mag-isang binagtas ni Doc Henry ang daang patungo sa norte. Malakas pa rin ang hangin at ulan. Sa tindi ng bagyo ay wala na siyang makita pa. Inabutan na siya ng hating gabi sa daan at wala pang signal ang kanyang telepono. Inis na inis ang doktor sa panghihinayang baka hindi na siya makapunta sa pagtitipon. Dahil ba hindi ako naniniwala sa iyo? Ay ganito na ang gagawin mo sa akin. Anong klase kang Diyos? Bakit hindi mo na lang ako hayaan sa paniniwala ko? Sumasagip rin naman ako ng mga buhay ng tao. Sambit ni Henry habang nakatingin sa langit. Sa hindi kalayuan ay nakakita siya ng liwanag. Tinuntun niya iyon at doon niya ay nakakita siya ng isang bahay. Dali-dali siyang lumabas ng sasakyan upang puntahan ang naturang bahay upang magtanong. Ilang sandali rin siyang kumatok doon sa pinto saka siya pinagbuksan ng isang ginang. Paumanhin, pero maaari mo bang sabihin sa akin ang tamang daan papunta sa norte? Sa tingin ko kasi nawawala ako. Wala pang signal ang aking telepono. Bungad ng doktor. Nako, pumasok muna po kayo upang hindi kayo mabasa ng ulan. Saad pa ng ginang. Tumuloy si Henry sa barong-barong ng ginang. Doon ay nakita niya ang isang batang nakahiga sa papag. Ipinaghanda naman ng ginang itong si Henry ng mainit na tsaa. Sa tingin ko po ay kailangan nyo nang magpaumaga rito. Ilang saglit na lang naman ay huhupa na rin ang bagyo. Delikado po kasing ipilit pa na magbiyahe po kayo, lalo na't madilim ang daan. Dagdag pa ng ginang. Ginoo, sandali lamang po ha, ipaghahanda kita ng makakain. Pero kailangan ko munang tapusin ang aking pagdarasal. Kung gusto mo ay samahan mo ako manalangin. Wika pa ng babae. Hindi na pinaunlakan pa ni Henry ang pag-aaya ng ginang na manalangin. Hinintay niya na lang ito na matapos habang pilit niyang hinahanapan ng signal ang kanyang telepono.
Sa tingin ko po ay may importante kayong lakad. Hindi naman kayo susuong sa bagyong ito kung hindi importante. Wika ng ginang. Oo, may importante akong lakad. Siya nga pala, anak mo ba yung batang yan? Maaari ko bang malaman kung ano ang mga ibinubulong mo sa kanya? Huwag mong masamain at medyo kinikilabutan lang kasi ako. Diretsa ang sambit ni Henry. Opo, anak ko po ang batang yan. May maluba po kasi siyang karamdaman. Ibinibulong ko rin po sa kanya ang panalangin ko sa Diyos. Dahil sa kahirapan ay hindi man lamang siya magawang ipasuri sa mga doktor. Ang sabi noon sa akin ng mga doktor ay may maluba siyang karamdaman. At tanging isang batingan doktor lamang ang makakapagpagaling sa kanya. Ang sabi nila ay ito raw ang dalubhasa sa ganitong sakit. Pero paano ko naman po magagawa makalapit sa isang batikan doktor? Ni hindi nga kami makalis sa bahay na ito dahil sa sobrang salat kami sa buhay. Naiiyak na pahayag ng ginang. Maaari ko bang malaman kung ano ang pangalan ng batikan doktor na nais mong makausap? Usisa ni Henry. Doc Henry Martinez po ang pangalan niya. Kilala siyang doktor dahil siya ang nakatuklas ng gamot para sa sakit ng anak ko. Matagal ko nang hinihiling sa Diyos na sana isang araw ay bigyan naman niya kami ng pagkakataon kahit man lang makausap ko ang doktor na yon. Nang sa gayon ay kahit kapiranggot na pag-aasa ay mabigyan ako upang dugtungan ang buhay ng aking anak. Sambit ng ginang at hindi na naiwasan pa nito ang maluha. Napailing na lang si Henry kahit siya ay hindi makapaniwala sa pangyayaring ito. Inadya nga kaya ng Diyos ang pagkakataong ito nang sa gayon ay makadaupang palad niya ang maginang ito. Ginang, huwag ka na mag-alala pa. Dininig na ng Diyos ang iyong panalangin. Ako si Doc Henry Martinez. Pupunta sana ako sa Norte upang doon sumakay ng eroplano papunta sa ibang bansa kung saan ako'y tatanggap ng isang parangal para sa pag-aaral ng isang malubhang karamdaman. Bukas na bukas ay dadalhin natin ang anak mo sa ospital upang masuri ko siya ng maigi. Huwag kang mag-alala at gagawin ko lahat upang madugtungan natin ang buhay niya. Wika pa ng doktor. Napaluhod na lang sa labis na pasasalamat ang ginang. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po. Patuloy na sambit ng babae. Kinabukasan ay agad na tinupad ni Henry ang kanyang pangako sa mag-ina. Pumunta sila sa ospital upang masuri niya ang bata. Tinulungan niya ito para sa agaran nitong pagpapagaling. Hindi na nakadalo pa si Henry sa naturang pagtitipon kung saan siya ay paparangalan. Ngunit nang malaman ang lahat ng doktor ang nangyari ay lalo pa siyang hinangaan dahil dito ay mas maraming parangal pa ang ibinigay sa kanya. Dati ay hindi ako naniniwala sa Diyos at pagdarasal. Pero sa tingin ko ay tama ang aking ina. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng kakayahang makapanggamot ng mga tao. At ibinabalik ko sa kanya ang lahat ng papuri at pagpapasalamat. Wika ni Henry sa talumpati nang siya'y tumanggap ng parangal. Simula noon ay nagbago na ang pananaw ni Henry. Sa paglapit niya sa Diyos ay mas marami pa siyang taong natutulungan at napapagaling. At mas lalo pa siyang nakilala bilang isa sa pinakamagaling na doktor pagdating sa ganitong sakit. Kaya naman mga kadagit, nagustuhan niyo po ba ang ating kwento sa araw na ito? I-comment mo naman sa baba ng video at akin niyang babasahin at pupusuan. Maraming salamat po sa inyong walasawang pakikinig sa ating mga video. Sana naman ay kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe ay pindutin mo na yan, pati na rin ang notification bell para kung meron tayo mga ganitong kwento ay palagi kang makakapanood. Kaya naman maraming salamat. Ito nga po pala ulit ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out. So once again, this is Dagit TV. Hindi ito isang kwento lamang, kundi ito ang magbabago ng pananaw mo sa buhay. Dagitin mo magandang aral ng buhay at lilipad ka na parang ibong matiwasay sa langit ng tagumpay.
Samahan niyo akong muli sa susunod na video, mga kadagit.